Una lang po sir, para maintindihan po na lahat sir. So ang nangyari sir, habang naglalakbay itong si yung suspect natin sir, si Sergeant Sabilio sir, Police Corporal Sabilio, doon sa kabaan ng Southville 8B sir. So napansin niya itong si ano sir, si John Ace Umpad na nakasakay din ng motor at pinahinto niya sir. Nung pinahinto sir, tinanong kung mayroong papel yung kanyang motor. So sa inakala nung victim sir, si John Ace Umpad, na kasi nagpapakilala ng pulis sir, inignore niya sir at umalis siya doon sa lugar. Hanggang sa sinundan siya nitong pulis nito sir. Pero itong pulis nito sir ay naka-off duty po sir. Hindi po siya naka-duty. Naka-uniforme? Negative sir, naka-civilian na po sir. Civilian. At mayroon siyang background sir, na yung isang suspect din sir. So habang papunta sa pauwi sila sir, doon sa bahay nitong biktima sir, ay nung pagkaliko niya doon sa mismong bahay nila, kasi yung bahay nila sir, halos kanto lang din sir, nung pagitan. So nung paliko sila doon sir, ay agad-agad niya na huminto doon, bumaba at kinatok yung bahay nila sir, at agad naman itong dumating itong pulis natin sir. Nung pagka dating ng pulis doon sir, ay biglang tinanggal niya yung helmet at ibinato doon sa suspect sir. Yun yung naging kaya natumba yung ano sir, yung motor. Kaya bumunot naman ito ng baril sir. Akma naman sir, nung pagbunot niya ng baril sir, saka naman lumabas yung nakababatang kapatid ni A sir na si ano sir, si Francis, no? Ay pinutukan niya. Kaya yun ang tinamaan sir dito sa tiyan sir. Pero nakatakas po si John A sir. What prompted the shooting? Nag-start doon sa paninita sa yung putok nga doon na sa bahay. Yes sir, nung binato ng helmet sir. Binato ng helmet yung dalawa sir, yung suspect sir. Okay. Na natumba sir. Binato ng helmet. Yes sir. Pagbato? Nung pagbato sir, di natumba. Tumba. Yes sir. No, kaya nung bumangon sir, may binunot na baril. See? So according dito kay ano sir, kay John A sir, yung nagda-drive sir, which is yung pulis po natin sir. Nagbunot ng baril. Yes sir. Tapos pinutukan. So instead na kasi sir, nung kinatukan niya sir, eh, agad naman na bumangon to yung kapatid niya, siguro tulog kasi mga alas 12 na sir eh. Pasado na sir eh. Nung lumabas, saka nung pagputok niya sir, yun ang tinamaan yung kapatid. Yung nakababata niya kapatid sir, na dito naman tinamaan sa may tiyan sir. Patay. Dinala pa muna sa hospital sir. Oh. Tapos ang ano sir, namatay din sa hospital sir. So, nasaan ito ngayon si Sabilio? Sir, yung ating pong pulis sir ay nakadetain po sir sa BGMP ng Rodriguez sir. Nakadetain? Opo sir. For the case of? Ang kaso niya ngayon inside. Sir is, hindi sir, ang kaso niya ngayon sir is murder and with the attempted murder sir. Murder? Oo sir, naging murder. Complex crime po sir. Si Jeffrey Baguio, nasaan ito? Nakadetain din po sir. Silang dalawa? Yes sir. Anong kaso? Ganon din sir, ganon din po sir. So yeah, go ahead Sir Tulpo. Okay, dito makikita na naman dinasunod yung police operational procedure at nakikinig po si Attorney Bernardo maging yung Commission of Human Rights, they're all here. Very common na ito sa ating kapulisan. Unfortunately, it happens again and again and again. And if you remember, nagkaroon tayo ng isang hearing na ganito, Mr. Chair, na kung saan naninita po yung mga police nang walang probable cause ng mga nakamotorsiklo. Palaging tinatarget yung motorsiklo, pero pag yung kotse, hindi nila kayang parahin. Ang pinapare, motorsiklo, hinahanapan ng registration, etc. When in fact, there's no probable cause na para parahin yung motor. So I would like to ask Colonel Piquero, may probable cause ba? Sabihin natin, sige, siya ay police. Okay, sige, naka-civilian. May karapatan siya malita. Siguro nakita niya probable cause na kailangan sitahin. Ano yung probable cause para parahin niya yung nakamotor? Sir. Actually sir, wala siya probable cause sir kasi naka-off duty siya sir. Yes, General sir. Your Honor, hindi po namin kinakatil yung police namin. But yung binanggit niyo niya kanina na we violated yung POP. Yung police po natin at that time is off duty po yung police po natin. So in other words, wala po siyang karapatan na manita. Exactly po. Yeah. Ito, medyo kakampihan ko ng konti yung police. Okay. Pero, kung meron siyang nakitang probable cause na parasitahin dahil bilang police, halimbawa may nakasukbit na baril o may daladalang samurai, pwede siguro parahin niya yon. Kahit siya ay civilian, kahit na hindi siya, kahit siya off duty. Tama? Pero this time, walang probable cause talaga. Opo, sir.
pwede po niyang sitahin yon kung may nakita po siya. Kahit off duty siya. Mga pulis kayo nanonood sa atin ba? Baka sa babalik na ba yung mentality na off duty ako, hindi ako pwedeng manghuli. 24 hours tayong pulis, di ba? Off duty ka or on duty ka, pag swear mo kahit na anong oras, kahit off duty ka, sinumpaan mo yan, nag-oath ka na pulis, you have to enforce the law. Kaya baka mamaya mayroon na naman kayo magsabi, oh, off duty ako, hindi ako magtrabaho. Kahit na may nakita siyang krimen. Di ba? Yes, so sir. Yun lang isitin natin ngayon dito. Yeah. Hindi porque off duty or on duty ka, hindi ka pwede manghuli. No. Pulis ka 24 hours a day. Clear? Clear tayo dyan, ha? Opo, sir. Okay, so yun lang ang gusto ni Senator Tulpo, yung probable cause, kung may nakita ba sila o na dapat hulihin, dapat parahin o pinagtripan lang ng police o ano. So yun ang gusto niyang klaruhin ngayon. Yes, Your Honor. And sir, may dadagdag po ako. I would like to commend General Lucas and Colonel Piquero dahil nakita ko naman po talaga, tinututo ko itong kasong to. Tulong sinabi nila, they don't cuddle, hindi po nila kinukonsinto yung kamalian ng kanilang kabaro. For that, General Lucas, I really salute you. Colonel, saludo po ako sa inyong dalawa. Go ahead, General. Marami pong salamat. Idadagdag ko po, sir. Si, that time na nanita itong si Sabillo, lasing po siya, Your Honor. Isa pa yun. Lasing pa talaga. So, siguro it's about time na isingit natin doon sa Police Operational Procedure yung tamang panita, kung wala pa, Mr. Chair, and then magkaroon tayo ng steep penalty doon sa mga nagkakamali ng mga police, lalo na yung pagpapara sa mga motor. Kasi Mr. Chair, siguro ikaw nakakapansin nito, ikaw nagbumotor din. Siyempre, walang papara kay Senator Bato de la Rosa, dating Chief PNP. Pero pag yung mga ordinaryong rider ba, Mr. Chair, makikita mo kung isang pila-pila yung mga nakamotor, tapos may mga police naghahanap ng registro. So sinisingle out po yung mga motorcycle. Samantala yung mga kotse, eh, kung gusto nyo manita, kung yung motor ba ay naka o hindi, ganun din dapat gawin nyo sa mga kotse para pantay-patas. Yun nga ang, kung magbasa ka sa social media, halos yan palagi laman ng reklamo ng mga tao. Bakit daw yung motor lang ang sinisita? Tapos yung mga kotse hindi daw sinisita. So ako naman, ako lang, ang explanation ko lang dyan, sa akin on my part, sabi ko, random yung chine-check nila. Random, pinipili lang nila kung sinong gusto lang isita. Hindi lang sisita lahat. Pero sa'yo yan, kung ikaw ay police. Pero doon sa ordinary civilian, ang sama niyan, very discriminatory ang dating. Di ba? Kasi pareho lang naman kami pwede. Bakit? Ang poor rules ba? Hindi pwede mag-commit ng krimen. Baka mas marami pang contraband ang loob ng kotse na yan dahil kotse yun. Ako, motor lang ako. Bakit ako ang palagi sinisita? So yun ngayon ang hinaig ng mga kababayan natin na nagbumotor. Yeah, go ahead. Your Honor, allow me to answer kung bakit karamihan ng sinisita natin po ay yung mga nakapotor. Based sa statistics po namin dito sa 4A, karamihan po ng crimes are being perpetrated by motorcycle riding person. So yun po yung tinututukan natin. Almost 80% po ng crimes. Pero tulad sinabi po, General, ni Senator De La Rosa, discriminatory pa rin. Dapat, kung gusto niyo mag-check ng kontrabando o maybe this person is carrying a contraband, eh, mas lalo na sa kotse. Yan sinasabi ka noon pa eh. Diba? Eh yung kotse pwede pa magladadyan ng M16, M203, diba? Sa trunk. Eh samantalang yung motor, hindi. So dapat, para hindi discriminatory, lahat across the board para hindi po lumilitaw na tayo ay nagdi-discriminate. Napulcom, for the meantime, habang nagpapasa po ako ng bill pertaining to this, can you put a stop to police officers manning checkpoints na ang sinisita lang yung mga motor at yung mga kotse ginugo? Kung magninita sila, lahat dapat para pantay. Before you answer, Attorney Bernardo, I would like to acknowledge the presence of Senator Jingo Estrada. Pasalamat yung tatlo at naka-alis na bago dumating si Senator Jingoy. Nanganganib yun sila kung dumating ito maaga. Thank you for coming, Your Honor. Thank you. You have the floor, Senator Attorney Bernardo. Salamat Senator po. Alberto Bernardo ng Napolcom, sir. Thank you po, Yunong Senator. Tinitignan ko nga po itong PNP operational procedure kung kailan dapat mag-conduct ng flag down vehicles. Totoo po na dapat pareho lamang. Hindi yung motorsiklo at dapat kasama rin yung mga sedan vehicles. Lalo na po kung mayroong crimes committed within the vicinity at kung kailan magkakandak po ng checkpoint. Tama po. So, meaning for me,
Attorney Alberto Bernardo, sir. So siguro mag-issue kayo ng memorandum hangga't hindi pa napapasa yung batas na bill ko, hindi pa naging batas, put a stop doon sa pag-checkpoint. Kuminsan, Mr. Chair, kahit na hindi checkpoint, basta pupunta siya sa isang kanto, makusundahan lang ng mga polis kung saan kanto lang sila. At doon, nagpapara ng mga motor. Pila-pila yung mga motor, mga rider. So, ipapatigil po natin yan. Maliban ang tama kayo, kung in pursuit of a criminal, a crime just happened, so naglalagay ka ng checkpoint and choke point, acceptable po yan. Diba? Pero lahat, hindi lang po yung motor, pati mga kotse. Kasi mali mo, baka yung nakamotor na running away from the crime scene, eh baka sumakay na ng kotse. So, dapat lahat po. Pwede ba tayo mag-issue ng ganung memorandum na Pulcom, sir? Yes, Your Honor. We will issue a corresponding Pulcom resolution to that effect, Your Honor. Thank you very much. Kasi po, I filed the Senate Bill 1977, Checkpoint Regulation Act. So, sige po. So, hopefully, in the next few weeks, makakatanggap na po kami ng memorandum na yan and then i-distribute po natin sa lahat ng police station sa buong Pilipinas. Yes, Your Honor. Yes, Your Honor. At kasama po doon, syempre, pag nag-checkpoint, yung bang, pag sa mga sasakyan, mag-isang motor, yung plain view doctrine. Huwag po pinapababa. Kasi may mga insidente rin, Mr. Chair, pinabababa yung mga sakay, kinakapkapan. Dapat po, naka-specify din, dapat well-lighted area, may supervisor, tapos may nakalagay checkpoint. Yung ganun po, Attorney Bernardo. Yes, Your Honor, we will situate that the exception to search warrant, warrantless arrest will also be observed in the case of stop and freeze, in the case of moving vehicle, in the case of checkpoint. We will consolidate and try to find a good operational procedure for the benefit of the public and the PNP, Your Honor. Yung PNP dapat, constant reminder din sa mga tao nyo, yung plain view doctrine. Kasi palagi yan, palagi na nababayolate eh, pag may checkpoint. Kasi kung kinapkapan ninyo dyan na wala kayong plain view na nakikita, eh kung kakasuhan kayo, kakasuhan, pwede kayo magkakasuhan talaga. Yung mga kababayan natin ngayon nakikinig, pwede kayo nila ireklamo yung pulis o yung sundalo o sino mang nagka-checkpoint sa kanila na binabayolate yung plain view doctrine. Di ba? Ayun, kagaya mo, i-open. Paki-open nga yung kuan mo. Oh, bakit ko i-open? Anong, sino ka para magpa-open sa akin ng aking sasakyan? Sasakyan ko ito eh. Di ba? Dapat ang checkpoint plain view doctrine lang. Kung may nakita kayo na nakabukol, ayun, may probable cause ka na kapkapan. Pero kung wala naman, oh, bakit mo kapkapan? Oh, you are violating my privacy. Di ba? So, dapat remind palagi ang police natin yung plain view doctrine. Yan ang palaging nababayulit. At alam natin na may tama ang police kapag sila ikinasuhan dyan. Sa plain view doctrine. But, Mr. Chair, ito sa lahat ng mga pulis, wala nang masama kung kayo po'y magpara ng mga nakamotor. Pero dapat may probable cause. Halimbawa, nakita nyo na walang headlight o nakita nyo na yung motor tabingi yung plaka o walang plaka. Yun, probable cause yun para pwede siyang parahin, nasitahin, ba't wala kang plaka, yung mga ganon. Hindi yung basta't parang para, baka makachamba ng walang registro o expired registro, saka impound yung sakyan, bawal po yun. So ngayon, rules of engagement. Dito, malinaw na hindi nasunod yung tinatawag na rules of engagement. Yung mga police natin, baril muna sa kapapaliwanag. Dapat, yung mga kayong mga police, gagamitin nyo lang inyong baril kung nakita nyo na yung suspect o yung tao inahabol ninyo ay armed and dangerous as well kung nakipagbarilan sa inyo. Pag tumatakbo na yung tao, huwag nyo nang habulin. Sa maraming insidente, tumatakbo na po yung suspect o yung taong hinahabol, pinagbabaril pa rin. Wala na, hindi na po nasunod doon yung rules of engagement. Yun siguro po, Attorney Bernardo, magpasa rin po kayo ng memorandum tungkol dyan na strictly observe yung tinatawag na rules of engagement. Sir. Yes, Your Honor. We will update issuance of the NAPULCOM and the PNP operational procedure on the matter. Nasa operational procedure po yan, no, sir? Yes, Your Honor. Siguro, but just a reminder again, sir, na recently, palaging nangyari na ito, nababiolate na itong rules of engagement, paki-seminar every now and then, and yung mga tauhan nyo to remind them, parang something to that effect, sir. Yes, Your Honor. Nasa rules of police operational procedures natin yan. I don't know what particular section, pero nakalagay talaga yan doon yung graduated use of force, di ba? Yes, eh, bakit mo babarilin yung tao na tinapunan ka lang ng helmet? Babarilin mo na. Di ba? Talagang, yung sinabi mo pa, nalasing.
Kaya wala sa tamang pag-isip dahil lasing yung tao. Lasing, kaya dubli-dubli talaga ang kaso ng tao na yun. Okay. So, Mr. Chair, isa na lang. Now, sunod is yung Miranda Doctrine. Dapat memorize na mapulis nyo yun. Sample lang ko ito si Police Corporal J.M.R. Yim. Paki-bigkas nga po yung Miranda Doctrine. You have the right to remain silent. Anything you say might be used and can be used against you in a court of law. You have the right to have own counsel of your own choice. If you cannot afford, the government will give you once free. Dapat ma-promote ito. Yung magaling, investigator eh. Investigator. Kaya alam na alam niya yung Miranda Doctrine. Kasi marami sa mga pulis natin, Mr. Chair.